Okay? And alam po ninyo, yun yung sitwasyon na dapat nating maunawaan ngayon. Baka iba sa atin dito, you're just doing the motion lang. And yet, ang buhay mo ay hindi na effective. Listen, mga anak ng Diyos, ang dapat mong gawin ay dapat mong makita ang katotohanan iyan sa iyong puso. You need to acknowledge. You need to admit somehow, okay, na ikaw ay hindi na effective at alam mo na ikaw ay mapurol na. Hindi naman masama yun eh. Naaminin mo yun. Okay? Kaya nga po ako binibigay itong mensaheng ito sapagkat mamaya we're going to ask God, Lord, muli mong i-restore ang talim na meron ako noon upang kung ako ay ihahataw mo sa pananiman mo, maraming ani ang magiging resulta nito. Ang dapat mong gawin? First, stop and analyze your situation. Huwag ka na munang, huminto ka muna ng kakaano mo, kapapalo mo. Amen? Stop doing the motion. Stop pretending that you are busy. Stop pretending na ikaw ay talaga namang on fire. Stop pretending. Dahil alam mo sa iyong sarili, ikaw ang nakakalam na ano? Na you're empty. Na pagdating, okay, sa iyong pribadong buhay, nothing is really happening in your life. Alam po ninyo, kinakailangan nating i-analyze muna natin ang ating buhay ngayon. Kinakailangan. Sapagkat sa buhay nito, mga kapatid, ang nais ng Diyos, sabi ko nga kanina, kinakailangan mo magkaroon ng progreso. Sapagkat kahit na ikaw ay gumagawa, kahit na ikaw ay pumapalo, kung wala naman at mapurol na ang talim mo o wala na yung talim mo, kahit na anong ipalo mo dyan sa yung puno na yan, hindi makakaputol yan. Hindi epektibo ang magiging Christian life mo. Even if you're attending the church without really, sabi nga po sa inyo, asking God to restore your sharpness, wala pa rin po yun. Hindi kaya minsan, di ba, naisip natin lahat sa ating buhay na, kaya pala ganito, parang ang buhay ko parang cycle lang. Parang ganito, gising, punta sa church, ganito, ganito. Parang pagka ang buhay Kristiyano mo, parang naging habitual na lang o naging obligatory na lang. Alam po ninyo mga kapatid ko, I'm telling you, you're losing your sharpness. You're not sharp anymore. Okay? Kung wala na yung apo, yung init dyan sa loob ng iyong puso. At kung yung ginagawa mo na yan, oh, punta ko sa church because, well, kailangan eh. Okay? Baka mapansin ako ni pastor, hindi na naman ako nag-a-attend, tatawagan na naman ako noon. Oh, nila brother, nila sister. Okay? Ay, kinakailangan eh. Bakit? Eh, kasi ako lang ang talentadong Pinoy doon sa aming church. Okay? I mean, gusto ko makita natin dito mga kapatid, kung ganun lang ang mga magiging resulta ng iyong pag-commit, I'm telling you, you're just doing the motion. But you're not really effective because there's no sharpness anymore. Amen? You have to really admit it, mga kapatid ko. Okay? Sapagkat nais ng Panginoon, okay, na ano, no? When you, every swing na gagawin natin, ito ay mayroon talagang tumatagos. Amen? Talagang pumuputol talaga. Okay? So stop. Stop and analyze your situation. Kapag ka nakita mong yes, totoo, yan ay ako, then you can go to the next step. Okay? Ang next step, mga kapatid ko, is ano? You fix your eyes to the Master. Fix your eyes to the Master. Okay? Kapag ka nakita mo na ikaw ay hindi na effective, nakita mo na talagang you have lost that sharpness, madali naman, sabi ko nga kanina, na kinakailangan mo lang gawin ay aminin mo na talagang wala na, mapuro na talaga. Hindi na effective. Wala na talagang
ano man ang gawin ko, ang Christian life ko ay ano, na lang, rutinary na lang. Kung ganun po mga kapatid ko, lumapit tayo ngayon sa ating Panginoon Jesus Christ. Itong lalaking ito mga kapatid, nung nawala niya yung pangil, yung talim, okay, ng kanyang palakol, alam po niyo yung ginawa, hindi po siya pumunta roon, hindi po siya tumingin na sa puno at tiningnan niya yung kanyang handle. Hindi siya nagmuingoy o hindi siya nanggulo sa, uy, pakihanap niya naman yung ano ko, tulungan niya naman ako, hindi. Ang ginawa po niya mga kapatid ko, direkta niya pinuntahan si Elisha. Marami sila, pero hinanap niya si Elisha at doon siya humingi ng sangguni, humingi siya ng tulong kay Elisha. Ang sabi niya kay Elisha, sabi niya noon, sir, nawala yung talim. Sabi ni Elisha, bakit nawala? Kasi nakalas, pumunta saan napunta? Napunta doon sa ilog ng Jordan. So, he came directly to his master. At mga kapatid ko, tayo, bilang manggagawa ng Panginoon, bilang servant ng Diyos, dapat din natin kung ngayon nalalaman mo na ako'y mapurol, kinakailangan kong lumapit at hanapin ko si Jesus Cristo sapagkat siya lamang ang may kakayanan na i-restore ang aking talim. Alam na lalaki kung kanino siya lalapit. Alam niya kung sino makakatulong sa kanya. At ngayon mga kapatid, kung ikaw ay nagnanasa at alam mo ngayon ang iyong sarili, yes, I have lost my sharpness. Sabi ng salita ng Diyos, you have to go straight to the Master. And Jesus Christ has the answer. Kaya niyang patalimin ka ngayon at kaya niyang maging epektibo kang muli. Andiyan po ba kayo? Amen. Nahanda ka ba sa challenge na yun ng Panginoon? Kinakailangan mo maging totoo ka. Kinakailangan mo totoong lumapit ka sa Kanya. Hindi yung pagkatapos lang nito, wala na uli lahat. Sapagkat ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga seryosong Kristiyano. Ang hinahanap niya at nakikita po niya ang puso ng bawat isa. Ang hinahanap niya yung mga taong talagang handa talagang magbigay, mag-commit sa Kanya. Lumapit po tayo sa ating Panginoon Jesus Kristo. At alam po ninyo, naniniwala ako, Jesus Christ is here right now. His Spirit, His Holy Spirit is in this place right now. And He is now willing to restore our sharpness. And if you're saying, Lord, after analyzing and accepting the fact na ikaw ay mapurol ngayon, alam po ninyo, yun naman ang importante, kita nyo yung lalaki, hindi naman po siya nahiya na nawala yung talim niya. Sapagkat ang Diyos, handa po siya para i-restore yung accent na yun. Okay? Ang gagawin mo lamang, maging totoo ka, Lord. Sorry, Lord, mapurol na ako ngayon. Pero Lord, gusto ko maunawaan yung Panginoon, gusto ko bang magpagamay. You go straight to the Master because Jesus has the answer. Ito po nalaking ito, mga kapatid ko. He never tried to do it on his own. Pwede naman yan, di ba? Pwede naman. Isang bagay, pwede mong ano, pagka nakita mo nalaglag doon sa tubig, anong ang dapat mong gawin? Ika muna, marunong naman ako lumangoy, languyin ko kaya. Tama? Sisirin ko kaya. Okay? The point is this. Pwede siyang gumawa ng sarili niyang pamamaraan. Di ba? That's my point. Pwede siyang gumawa sa, bakit pa ako pupunta na hanapin ko pa si Elisha? Dami-dami, baka nandun pa sa kabilang ibayo, naghahanap ng puno pa rin si Elisha. Tama po ba?